Bilyonaryong inakalang may taning ang buhay, nagpahanap ng babaeng mapapangasawa at mabibigyan siya ng anak bago man lang siya mawala. Baby nga lang ba ang habol niya or may iba pa kapag nakilala na nga niya ang astigin pero inosente at palatawang babaeng nagngangalang Loren? Umaga ng Lunes pero sa halip na sa opisina, nasa ospital ngayon ang bilyonaryong binata na si Joaquin. Napapadalas kasi ang pagsakit ng ulo niya, kaya naman napilitan siyang magpunta ng ospital para magpatingin. Pagpasok ng doktor sa consultation room, dala ang result ng kanyang test ay ibinaba ni Joaquin ang hawak na iPad kung saan siya nagche-check ng schedule sa trabaho. "Doc, ano pong resulta?" tanong nga ni Aris Joaquin. Hindi maipinta ang mukha ng doktor na tila may hindi magandang ibabalita. "Is it that bad?" Biro pa nga ni Aris. Bumuntong hininga ang doktor at ipinakita ang resulta ng MRI at iba pang test. "I'm sorry, Mr. Joaquin, but you have a brain cancer." Nagulantang nga ang lalaki. Doc, magagamot pa naman po, di ba? Kahit magkano, magbabayad ako." Nawala ang ngiti ni Aris nang umiling ang doktor. "How much time do I have left?" Mas seryoso ang tanong ni Aris. Maswerte nang umabot ng 1 taon. Yun nga ang sabi ng doktor. Laglag balikat na umalis si Aris sa ospital. Nang nasa kotse ay tahimik lang siya na tila malalim ang iniisip. Hanggang sa bigla na lang itong nagsalita na ikinagulat maging ng kanyang personal assistant at driver na si Ben. "Kailangan ko ng magpakasal at magkaroon ng baby. Kailangan ko ng anak." Napapreno bigla si Ben nang marinig ang sinabi ni Aris. "Po? Anong sinabi niyo, sir? Bakit naman po ata parang nagmamadali kayo?" At biglaan, tumingin si Aris dito at seryosong inutos. "Ipamalita mo sa lahat ng nasa kumpanya na naghahanap ng mapapangasawa ang CEO ng Joaquin Group of Companies. Kailangan ko magkaroon ng tagapagmana sa lalong madaling panahon." Hindi lang sa kumpanya kumalat ang balita na naghahanap si Aris ng mapapangasawa. Poong Maynila ata ang nakaalam nito. Hindi nakatakatakang marami ang babaeng nagkaroon ng interes na maging asawa ang 30 years old na bilyonaryong may-ari ng napakaraming hotel at resort sa loob at labas ng bansa. Mga babaeng mula sa mayayamang pamilya, mga artista at lalo na yung mga babaeng nangangarap makaahon sa hirap ang nagsipila para ma-interview ni Aris sa kanyang mansyon. Pantay-pantay ang naging trato niya sa mga ito at walang special treatment kahit paanak ng karibal niyang kumpanya na nagnanais makipag-isa sa kanya. Tinrato niya ng patas. Araw-araw, mahabang pila sa mansyon ni Aris. Lahat ng babae ay nagagandahan ang damit at halatang pinaghandaan na makaharap ang binata. Samantala, kadarating lang ni Loren sa Maynila at napukaw ang atensyon niya ng napakahabang pila sa harap ng malaking mansyon. "Anong meron dito?" tanong niya sa sarili. Nang makita ang naggagandahang babae, ay naisip agad ni Loren na baka may pa-audition ang isang sikat na reality TV show. Pumunta si Loren sa dulo ng pila at tinanong ang babae sa harap, "Ate, dito ba yung audition ng show na pinapatira sa isang bahay ang mga housemates?" Tumangulang naman ang babaeng napagtanungan niya na para bang naiinis na meron na namang dumagdag sa pila. "Sungit, kala mo naman kagandahan," bulong ni Loren. Hinila niya ang malaking maleta at nagtiis sa mahabang pila sa ilalim ng tirik na araw. Ilang oras nang nakapila si Loren, kumukulo na rin ang kanyang tiyan dahil hindi pa siya nakapananghalian. "Diyos ko, ginabi na ako sa pilang to. Maglulupasay na talaga ako kapag hindi ako natanggap." Samantala,
Sa loob ng mansyon, tila pagod na pagod, nahinilot ni Aris ang sentido. Tama na muna. Sabihin mo sa kanilang bumalik na lang bukas. Sabi nga niya sa guard. Ni isa kasi sa mga nakausap niya, walang pumasa. Wala siyang nagustuhan. Niwala man lang siyang naramdaman na kahit na spark sa kahit na sino sa kanila. Halatang pera lamang niya ang habol ng mga to. Ayos lang naman sana yun. Pero gusto naman ni Aris na magkaroon ng asawang hindi siya maboboryo kasama. Kaunti na nga lang ang natitira niya na araw. Gusto niya mabuhay ng masaya kahit papaano. Pero sir, isa na lang yung babae sa labas. Hindi ba parang nakakaawa naman kung pababalikin pa bukas? Tanong ng guard. Kahit pa isa na lang siya, o dalawa o tatlo, sabihin mong bumalik na lang siya bukas, magpapahinga na ako. Seryosong sabi ni Aris. Sige po sir. Napakamot ulo na nga lamang ang guard. Wala nang nagawa. Kundi tumakbo papalapit sa gate at sabihin ang utos ni Aris. Pasensya na miss. Sabi ng amo ko, bumalik na lang daw kayo bukas eh. Napakunot noo si Loren. Po, ilang oras na po akong nakapili eh. Hindi pa nga ako kumakain eh. Feeling ko, mahihimatay na nga ako dahil sa gutom. Galing pa ho akong probinsya. Eh, pakisabi naman, baka pwedeng ma-extend. Kahit ilang minuto lang. Ako na lang naman ang tao dito oh. Boss, sige na. Naku, pasensya ka na. Napakarami na kasing na-interview ng amo ko. At mukhang pagod na eh. Magpapahinga na daw siya. Humawak si Lawrence sa gate at nagsisisigaw. Kuya, parang awa mo na oh. Hindi ka magsisisi kapag natanggap ako. Magaling ako makisama, magluto, maglaba, magpatawa, sumayaw at kumanta. Lahat-lahat na, alam kong gawin. Big brother, sige na! Nagtaka naman ang guard sa ginawa ng babae. Hindi niya alam kung matatawa ba siya o ano. Miss, huwag ho kayong mang-iskandalo dito. Baka magalit ang amo. Naputo lang sasabihin sana ng guard nang marinig niya ang malalim na boses ni Aris Joaquin. Sino ba yung maingay dyan? Hindi ba't sinabi kong paalisin mo na? Sorry sir, medyo mapilit tong si miss eh. Kamot ulong sagot ng guard. Tumingin si Loren sa lalaking lumapit sa gate. Nakasuot ito ng berdeng polo shirt at puting shorts. Ang damit pambahay nito ay panlakad na ng karaniwang tao. Umakyat ang tingin ni Loren sa mukha ng lalaki. Nakakatakot itong tumingin, pero napakaganda ng itim na itim nitong mga mata na pinaresan ng makapal na kilay at pilik mata. Matangos din ang ilong nito at manipis ang kulay rosas na mga labi. Maputi at makinis din ang kanyang balat na parang hindi nadapuan ng lamok nung pagkabata. Wow! Halos tumulo ang laway ni Loren. Akala niya ay artista ang nasa harapan niya. Palibhasa ay laking probinsya kaya walang kaalam-alam sa mga negosyo sa Maynila. Who are you? Nanumbalik sa katinuan si Loren ng marinig ang tanong ni Aris. Ah, ako si Loren. Loren Di Magiba. Mag-o-audition po sana ako bilang housemate, big brother. Sabi pa nga ni Loren. Nawala ang pinagmamalaki niyang fighting spirit dahil tila nanghihigop ng lakas ang mga mata ng lalaking nasa harapan niya. Housemate? Kunot noong tanong ni Aris. Opo, hindi ba dito yung audition para sa reality show? Tanong pabalik ni Loren. Tila gulong-gulo si Aris. Pinoy, ikaw ay Pinoy, ipakita sa mundo. Diba yun pa nga po yung theme song? Parang baliw nga. Nakinanta pa nga ni Loren. Tila nagpipigil na nga ng tawa si Aris pero nagugulhan pa rin sa inaakto ng babae. Pinanood ni Loren ang guard na may ibinulong sa guwapong lalaki at nakita niyang natawa sa huli. Housemate baka mo? Natatawang sabi ni Aris. TV show, balak mong magartista. Kumikinang ang mga matang tumango ni Loren. Opo, lahat-lahat gagawin ko para maging artista.
Bagay ko naman po, di ba? Sabay umakto pa nga at nagmodel-modelan sa harapan nilang dalawa. Napaisip si Aris. Sa narinig na sagot nito, lahat-lahat gagawin mo? Opo, sagot ni Loren. Manong, buksan mo ang gate, nahanap ko na ang mapapangasawa ko. Napakunot noo si Loren. Ano? Asawa? Bakit? Akala ko ba ay gagawin mong lahat para maging artista? Pumasok ka at pag-usapan natin sa loob ang magiging unang role mo. Tumalikod na nga si Aris at naglakad na nga papasok ng mansyon. Dali-dali namang binuksan ng garden gate at pinapasok si Loren na tulala pa rin. Miss, bilisan mo at baka magbago ang isip ni Sir. Daan-daang babae ang pumila dito araw-araw para lang maging asawa ni Sir. Huwag mo nang sayangin pang pagkakataon. Hindi alam ni Loren kung bakit pero kahit nagdadalawang isip ay pumasok na nga rin siya. Habang naglalakad papasok kasunod ng kasambahay na sumalubong sa kanya ay iniikot niya ang paningin sa paligid. Mayroong fountain sa harap ng mansyon sa paikot na driveway. May malawak na hardin at malaking garahe ang mansyon. Nakapila ang mga mamahaling sasakyan dito. Pumasok si Loren sa mansyon, napanganga na lang siya sa lawak at ganda nito. Para siyang nasa palasyo. Pinaghalong moderno at klasiko ang disenyo ng bahay. Natutnan niyang nakaupo sa kulay itim na sofa ang gwapong binatang pakakasalan daw siya. Tahimik itong sumimsim ng kape habang hinihintay siya. Maupo ka. Tinuro nito ang katapat na sofa. Salamat. Kabadaman ay pilit ikinubli ito ni Loren. Iniisip niyang kung hindi magustuhan ang sasabihin ng lalaki, ay agad siyang tatakbo paalis sa lugar na yon. Ako nga pala si Aris. Aris Joaquin. Naghintay si Aris ng reaksyon mula sa dalaga ngunit tila hindi nito kalala ang pangalan niya. Taga saan ka? Tanong nga niya. Gusto niyang malaman kung bakit hindi siya kalala ng dalaga. Aurora, tipid na sagot ni Loren. Bakit ka lumawas ng Maynila? Teka, interview ba to? Bakit hindi mo nalang ako hingan ng biodata? Sabi nga ng pili ang babae. Nagulat si Aris sa naging sagot ni Loren. Maski si Loren nagugulat sa mga sinasabi niya, lumalabas ang pagiging natural na taklesa at palaban niya kahit na kinakabahan sa harap ng binata. Pwede, may dala ka ba? Pagsakay ni Aris sa sinabi ng dalaga. Bahagyang napairap si Loren na hindi naman nakatakas sa paningin ni Aris. Subalit hindi ito nainis. Napangiti pa nga ito, ngunit agad itinago sa pagsimsim ng kape. Heto, inabot ni Loren ang biodata niya sa lalaki. Si Loren Dimagiba ay 26 years old at hindi nakapagtapos ng kolehiyo. Pero malapit na sana, pangarap niyang makapagtapos at pangarap niyang maging artista. Ngunit dahil walang oportunidad, napilitan ng dalaga na isantabi ito at magtrabaho bilang sales lady sa isang mall sa probinsya. Mariing pinagmasdan ni Aris ang litrato ng dalaga. Hindi maikakaila na maganda ito. Bilugan ng mga mata at maliit ang matangos na ilong. May kung anong naramdaman si Aris sa dibdib nang matitigan ang labi ng dalaga. Korteng puso ito at mamula-mula pa. Kissable lips, ika nga. Nag-angat ng tingin si Aris sa babaeng nasa harap niya. Di hamak na mas maganda ito sa personal kaysa sa litrato. Morena ito at medyo maalo ng buhok. Ahem, ano nga palang sinabi mo kanina? Agaw ni Loren sa atensyon ng binata nang makitang nakatulala ito sa kanya. Ah, tungkol doon. Naghahanap kasi ako ng mapapangasawa sa lalong madaling panahon. Sagot nga ni Aris. Bakit ka nagmamadali? Mamamatay ka na ba? Pabirong tanong ni Loren. Ngunit agad natigil ang pagtawa niya nang makitang sumeryoso ang mukha ng binata. Huwag mong sabihin. Tama ka. Mamamatay na ako. May taning na ang buhay ko at may isang taon na lang ako na ilalagay sa mundo. Kaya naman kailangan ko ng mag-asawa at magkaanak. Nalungkot si Loren sa narinig. Sorry. Wala pala sa lugar ang joke ko. Hindi ko alam na
Ayos lang. So lahat ng babaeng nakapila kanina, nag-apply para maging asawa mo? Pag-iiba ni Loren sa usapan. Tumango ang lalaki. Oo. Wala kang nagustuhan? Nagtataka si Loren dahil ang dami niyang nakitang magagandang babae kanina. Meron na, sagot ni Aris. Talaga? Kinuha ni Loren ang tasa ng kape at humigop dito habang hinihintay ang sagot ni Aris. Talaga kasing nagugutom na nga siya at kahit papaano, maiinitan ng kape ang sikmura niya. Ikaw? Sabi nga ni Aris, naibuga tuloy ni Loren ang iniinom na kape sa narinig. Napaubo nga siya at tinapik-tapik ang sariling dibdib. Okay ka lang? Tanong nga ni Aris. Inabutan niya ng tisyo si Loren at hinimas ang likod nito. May kung anong init na naramdaman si Loren sa loob niya nang dumikit ang palad ni Aris sa kanyang likod. Agad siyang bumalikwas. Okay lang. Okay lang ako. Salamat. Pero, bakit ako? Nagtatakang tanong ni Loren. Saglit na tumahimik si Aris at pagkuway sumagot. You are interesting. Simple as that. Yun lang? Hindi mo lang sinabing mas maganda na ako sa mga nakita niyong babae? Sa isip-isip nga ni Loren. Ano naman ang mapapala ako kapag pumayag akong maging asawa mo? Nilapag ni Aris ang isang folder sa harap ni Loren. Nandiyan ang kontrata. Nakasulat dyan na sa loob ng isang taon na kontrata ay bibigyan kita ng 1,000,000 allowance kada buwan. At kapag nabuntis ka sa unang buwan na ikasal tayo, bibigyan kita ng tumataginting na 10,000,000. Pagkatapos ng kontrata at mawala ako, isa sa pang pagmamay-ari kong mansyon ang maiiwan sa'yo at dagdag na 10,000,000 ang kumpanya at lahat ng matitirang pera at ari-arian ko ay mapupunta na sa anak ko. Hindi mo na yun pwedeng pakialaman. Nanlaki ang mga mata ni Loren nang dahil sa kanyang narinig. Binasa niya ang kontrata at yun nga ang nakasulat dito. Kaya naman pala napakaraming gustong maging asawa ang binata. Sobra-sobra naman ata to, bulalas ni Loren. Hindi mo ata ako kalala, Miss Dimage ba? Ako lang naman ang CEO ng Joaquin Group. Barya lang yan para sa akin, sabi ni Aris. Kahit na ganito ang salita niya ay walang halong pagyayabang sa tono nito. Tila ba nagsasabi lang nga siya ng totoo or facts? Pwede bang pag-isipan ko muna? Tanong ni Loren. Parang sobrang bilis kasi ng mga pangyayari eh. Nagpunta lang naman siya ng Maynila para subukang maging artista at iahon sa hirap ang magulang niya. Hindi naman niya inasahan na sasalubungin siya ng oportunidad na maging milyonary agad, pero sa ganitong paraan, sa kakaiba. Mahaba ang pila, Miss Dimage ba? Gusto mo bang maungusan? Sa totoo lang ay wala nang balak pa si Aris na magpatuloy sa paghahanap dahil sigurado na nga siyang si Loren lang ang gusto niyang mapangasawa. Tinatakot lamang niyang dalaga para mapa-oo ito agad, para ma-pressure siya. Dahil alam ng dalaga na totoo ang sinasabi nito, pikit matang bumuntong hininga na nga lamang siya. Sige na nga, pumapayag na ako. Walang inaksayang oras si Aris. Kinabukasan ay kumuha agad ito ng wedding coordinator para asikasuin ang kasal na gaganapin sa susunod na linggo na. Kumalat agad ang balita na ikakasal na nga ang isa sa pinakamayayamang binata sa buong bansa. Nakaabot ito sa probinsya ni Loren. Isang araw nagulat na nga lang ang dalaga nang tinawag siya ng guard at sinabing may naghahanap sa kanya sa harap ng mansyon. Nay! Tay! Tawag niya sa mga magulang. Sus Marie Joseph, kang bata ka. Kaluluwas mo lang noong nakaraang araw tapos mababalitaan ko na lang na ikakasal ka na agad. Ni hindi ka nga nagkanobyo sa probinsya eh. Sermon ng nanay niya. Inay, pasensya na ho. Kahit ako eh, nabigla din. Hayaan niyo po, ipapaliwanag ko naman. Aba dapat lang, nag-iisang anak ka namin tapos ikakasal ka nang wala kami, sabi ng tatay ni Loren. Sakto namang kakauwi lang ni Aris galing opisina
nang makita ang tatlong nag-uusap sa gate at binabanga niya ang bintana ng sasakyan. Loren, sino sila? Ah, sila ang mga magulang ko. Pakilala nga ni Loren. Papasukin mo sila. Saad ni Aris bago tumuloy ang sasakyan papasok. Nay, tay, halina po kayo. Diyos ko, bakit naman may bitbit pa kayong manok? Tanong nga ni Loren habang naglalakad sila papasok ng mansyon. Alam mo naman yung tatay mo. Mahal na mahal ang bunso niyang anak. Ismid ng nanay ni Loren. Natatawang umiling na nga lamang si Loren. Hanggang sa makarating sa sala ay bitbit ng kanyang tatay Simon ang kahon kung saan nakalagay ang manok niya. Napatingin dito ang naghihintay na si Aris. Maupo ko kayo, aniya. Hindi pa rin naalis ang tingin sa kahon ng manok. Nagdala pa po pala kayo ng regalo. Hindi na ho sana kayo nagabala pa. Sa hotel naman ho gaganapin ang reception ng kasal namin. At may catering service kaya hindi na natin kailangan magluto pa. Pinandilatan ni Loren ng mata si Aris. Ano bang sinasabi niya sa harap ni tatay? Sabi ng dalaga sa isip. Iho, ano bang sinasabi mo? Tanong ng nanay ising ni Loren. Tinuro ni Aris ang manok na dala ni tatay Simon. Yan hong manok na dala niyo. Agad natawa si Loren sa narinig. Ano ka ba? Kapatid ko yan. Ha? Nagugulahang pinaglipat-lipat ni Aris ang tingin kay Loren at sa manok. Paano ka naman nagkaroon ng kapatid na manok? Iho, kahit na wala kayong handa sa kasal, ay hindi ko ahayaang iluto itong manok ko. Pangsabong ko ito, hindi pang tinola. Ani nga ni tatay Simon. Natigalgal naman si Aris. Bahagyang nahihiya sa sinabi kanina. O siya, may iba ako. Bakit hindi nyo man lang kami sinabihan na ikakasal pala kayo? Ano ang pangalan mo, iho? Iniba ni tatay Simon ang pinag-uusapan nila. Ah, tay. Biglaan ho kasi. Nawala sa isip kong sabihin sa inyo eh. Si Loren ang sumagot. Ay talaga namang biglaan. Kaluluwas mo lang, may taglay ka rin kalandian na bata ka, ano? Akmang kukurutin ni Nanay Ising si Loren sa singit nang tumakbo ito sa tabi ni Aris. Si Nanay naman, hindi na po ako bata. Pagmamaktol nito. Oo nga naman, mabuti nga'y may pumatol dyan sa anak mong mukhang gusgusin. Sumimangot si Loren sa ama. Tatay, para namang hindi niyo ako anak niyan eh. Tahimik na nanonood si Aris sa tatlo. Lihim nang umingiti. Mukhang tama nga ang desisyon niya. Magbuhat ng mamatay ang mga magulang niya noong 20 anyos siya ay ito lang ulit siya nakaramdam ng pamilyaridad sa ibang tao. At yun nga, ang gusto niya ang maging masaya ang nalalabing mga araw niya sa mundo. Pasensya na ho at nakalimutan kong itanong kay Loren ang tungkol sa inyo. Pero mabuti naman ho at lumuwas kayo para makapunta sa kasal namin sa darating na linggo. Unikaihan namin yan. Hindi pwedeng hindi kami pupunta kahit pa hindi ka naman hikan sa amin. Sabi nga ni Tatay Simon. Pero bakit nga pala biglaan ang pagpapakasal nyo? Huwag mong sabihing nabuntis mo ang anak ko. Talagang hahabulin kita ng itak. Tay, sinubukang pigilan ni Loren ang ama sa pang-uusisa. May taning na ho ang buhay ko. Diretsyong sagot ni Aris. Atin na atin lang ho sana ito dahil magkakaroon ng problema sa kumpanya kapag lumabas ang balita. Nagkatingin na ng mag-asawa. Nakaramdam ng awa para sa binata. Nasaan ang mga magulang mo, kapatid? Tanong nga ni Nanay Ising ni Loren. Mag-isa na lang ho ako sa buhay. Nang marinig ang sagot ay natahimik si nanay at napatikhim na nga naman ang tatay Simon ni Loren. Kung ganon, ay hindi na kami tututol pa sa kasal niyong dalawa. At dahil magiging asawa ka naman ng anak namin, ituring mo na rin kaming mga magulang mo. Basta, pakikitunguan mo ng maayos ang unikaihan namin, ha? Sabi nga ni Nanay Ising. Bilang pangalawang ama mo, tuturuan kitang magsabong kung gusto mo. Ani naman ni Tatay Simon. Tatay, ano pa naman kayo? Tuturuan niyo pang magsuwal si Aris bago mawala eh. Ay, sorry. Napatakip ng bibig si Loren. Tumingin si Loren kay Aris. Tinatansya
kung may inis ba ito o ano sa sinabi ng nanay niya at sinabi niya. Nakahinga naman siya ng malalim nang ngumiti ang binata. Salamat po. Tila isang liwanag ang nakita ni Lore nang makita ang ngiti ng lalaki. Hindi niya maintindihan ang sarili kung bakit nakaramdam ng kung ano. Hanggang sa dumating na nga ang pinakahihintay nila, ang araw ng kasal. You may now kiss the bride. Anunsyo na nga ng pare. Noong una, kabadong-kabado nga ang babae dahil ito nga ang kanyang first kiss. Mabuti na nga lamang, nang papalapit na nga ng papalapit ang lalaki, bulong nga niya dito, umayos ka. Mabuti na lang at hindi narinig ng ibang taong naroon. Napangiti na nga lamang ng nakakaloko si Aris. Inilapit niya muli ang kanyang labi sa labi ng babae. Napapikit na nga lamang si Loren. Nang biglang maramdaman nga niya na dumampi lang ang halik niya sa tungki ng ilong ni Loren. Dahil sa isip-isip nga ni Aris, ayaw naman niyang mabigla ang babae. Alam niyang ito ang first kiss niya. Nang dahil doon, nakaramdam naman ng pamamangha si Loren. Dahil hindi nga nag-take advantage ang lalaki. Pero ano namang pinagkaiba? Diba nga kailangan niyang anak nito? Napailing na nga lamang siya. Umalis din naman agad ang mga magulang ni Loren pagkatapos ng kasal. Baka raw kasi hindi makapag-focus sa paggawa ng apo nila ang bagong kasal kung nakabantay sila. San mo gustong mag-honeymoon? Biglang tanong ni Aris habang nag-aalmusal nga silang dalawa ni Loren. Nag-init agad ang pisngi ni Loren. Naalala niya ang nangyari noong unang gabi nila bilang mag-asawa. Hindi pa siya nagkaroon ng nobyo sa tanan ng buhay niya. Sa madaling salita, hindi pa siya nahawakan o nahalikan ng kahit na sino. Hindi naman counted ang paghalik ni Aris sa kanya sa tungki ng ilong niya. Kaya noong unang gabi sana nilang magsisiping, nagpalik si Loren. Dumampi pa nga ang labi ni Aris sa kanya para na nga siyang tinakasan ng katinuan. At nang umibabaw na nga ito sa kanya, ay tuluyan na nga siyang nawalan ng ulirat. Oo, nahimatay nga siya sa unang gabi nila bilang mag-asawa. Anong saan ko gusto mag-honeymoon? Hindi ba't sa kwarto lang naman ginagawa ang bagay na yun? Nakakahiya naman kung dito tayo sa sala o kaya sa pool, diba? Baka makita pa tayo ng ibang tao. Muntik na ngang mabiloukan si Aris sa sinabi ng asawa. Talagang ang napaka-inosente nito. Maya-maya ay napangising nga siya. Naisipan niya biglang tuksohin ito. Sino naman ang may sabing sa kwarto lang tayo pwedeng mag-honeymoon? Pwede rin naman tayo dito sa sala, sa kusina, sa hardin, o kaya sa pool. Sabay lapit nga nito ng mukha sa babae. Pwede ko namang bigyan ng day off ang mga taga-Silby dito para masolo natin ang mansyon kung gusto mo. Nakangising sabi nga ng lalaki. Gulat na tumingin si Loren sa paligid. Nagsalubong ang mga mata nila ng isang kasambahay na nagsasali ng juice sa baso niya. Halatang narinig nito ang sinabi ni Aris at pinipigilan nga nito ang pagngiti. Aris, tumigil ka nga. Baka isipin ng mga tao ay napakarumi ng isip ko. Sita nga ni Loren sa asawa. Ngumisi naman si Aris at sinabing, maniwala ka. Sumobra sa linis ang utak mo. Kaya nga nawalan ka ng malay noong unang gabi natin bilang mag-asawa, hindi ba? Tuluyan ng natawa ang kasambahay na si Bea sa tabi ni Loren. Halos magkaedad lang sila ngunit eksperyensado na kumpara kay Loren. Sorry ma'am, hindi ko po mapigilan eh. Napaka-cute lang po kasi ng kainosentehan nyo. Hinging paumanhin nga ng kasambahay. Namumula ang pisngi ni Loren nang dahil sa kahihiyan. Tinapunan niya ng matalim na tingin si Aris bago tahimik na nagpatuloy sa pagkain. Nang pumasok na nga si Aris sa trabaho, ay nakapagkwentuhan na nga si Loren sa mga kasambahay gaya ng lagi niyang ginagawa. Nabuburyo kasi talaga siya sa bahay at ayaw naman siyang patulungin sa mga gawaing bahay. Kaya naman nakikiusisa na nga lamang siya sa mga ito. Bea, may asawa ka na ba? Tanong nga ni Loren. Opo ma'am. Sagot nito habang naguhugas ng pinggan. Ano ba ang ibig sabihin ni Aris sa tanong niya kanina? Hindi ba honeymoon eh paggawa ng bata? Napangiti si Bea sa tanong ni Loren. Ma'am,
Ang honeymoon ay parang bakasyon nyo na ring mag-asawa. Pwede kayong mamasyal sa ibang lugar o bansa ng kayo lang dalawa. Dahil sa pagpapaliwanag ni Bea, sinugot na nga ni Loren ang tanong ni Aris pagka-uwi nito kinahapunan. Aris, tawag nga niya dito. Ano yun? Nagtatakang tanong ni Aris habang nagtatanggal ng sapatos. Alam ko na kung saan tayo mag-honeymoon. Nakakahiya naman kasi na dito tayo sa bahay at maraming tao. Nakakapawis din naman ang paggawa ng baby. Kaya dapat, sa malamig tayong lugar. Pwede ba tayong pumunta ng Baguio? Habang inaalis ang kurbatang suot, tinignan ni Aris ang asawa. Natatawa siya pero pinigilan nga niya. Napaka-inosente talaga nang napili niyang mapangasawa. Pero at the same time, nakakatuwa at palaban. Magandang kombinasyon ng mga katangian. Sure. Pero sure ka bang sa Baguio mo lang gusto pumunta? Ayaw mo ba sa Paris? Nailing na nga lamang ang babae. Sure ako, merong Parisan at mami sa Baguio kasi malamig doon. Maraming tinitigan ni Aris si Lore na parang tinubuan ito ng pangalawang ulo. Nagpapatawa ba ang asawa niyo o talagang malimit ang kaalaman nito sa mga bagay-bagay? Ang sabi ko, Paris. Pwede tayong mag-out of the country, hindi Paris. Natahimik saglit si Loren. Ah, yun ba? Akala ko kasi Paris yung gusto mo eh. Sabi nga niya nang maintindihan ang ibig sabihin ni Aris. Sa Baguio na lang tayo. Gusto ko kasing made in the Philippines ang anak ko eh. Napabuntong hininga na nga lamang si Aris nang dahil sa narinig. Pero hindi niya maiwasang mapangiti sa kalokohan ng asawa. Lumipas ang tatlong buwan na pagsasama nila Loren at Aris at hindi pa rin nagbubunga ang kanilang honeymoon. Pero ang naging progress, mas naging komportable at malapit nga silang dalawa sa isa't isa. Aris, gising ka pa? Sorry ah, sabi niya sa asawa. Magkatabi silang nakahiga sa kama, nakatalikod sa isa't isa at handa ng matulog. Minulat ni Aris ang mga mata at tumagilid paharap kay Loren. Para saan? Kasi hindi pa ako buntis. Nasasayang ang oras. Malapit na ang expiration date mo eh. Baka hindi mo pa makita ang anak mo bago ka. Napayuko na nga lamang ang babae dahil ang totoo. Kahit ganun ang sinasabi niya, nalulungkot siya. Expiration date? Teka, umarap ka nga sa akin. Nag-uusap tayo eh. Ipinatong ni Aris ang kamay niya sa balikat ni Loren at pinaharap ito. Laking gulat niya nang makitang may luhang nagbabadyang tumulo sa mga mata nito. Teka, bakit ka umiiyak? Hindi ko rin alam eh. Nalulungkot kasi ako. Hindi pa ako buntis. Hindi ako excited sa 10 million na bonus ha. Iniisip ko lang kasi mas okay sana kung bago ka kunin ni Lord eh makita at mahawakan mo naman ang magiging anak natin. Paliwanag ni Loren. Suminghot-singhot pa nga ito na parang batang nahuling palihim na kumukuha ng candy. Hindi alam ni Aris kung tatawa ba siya o kukonsolahin ang asawang umiiyak. Sa huli ay pinahid nga niya ang luha sa mukha ni Loren at hinila ito palapit sa kanya. Kinulong niya ito sa mga bisig niya at sinabing, "Pwede bang wag mo na munang isipin ang expiration date ko? Baka mas lalo tayong hindi magkaanak niyan kapag ganitong pressured na pressured kang mabuntis. Enjoyin na lang muna natin." "Enjoyin ang alin? Ang paggawa ng baby? Ang ibig sabihin mo ba ay mas dadalasan natin ang pagano? Hindi kaya mawasak ang katawan ko, Aris? Ang laki-laki pa naman ng..." Pinatahimik nga ni Aris ang asawa sa pamamagitan ng paghalik dito. Kung ano-ano na naman kasi ang pinagsasabi nito. "Matulog na nga tayo. Bukas na tayo ulit susubok na gumawa ng baby." "Salamat naman. Good night, Aris." Inosenteng sabi nga ng babae. Pinanood ni Aris matulog ang asawang si Loren. Hindi rin niya akalain na hindi siya makakaramdam ng pagkadismaya na hindi buntis si Loren. Hindi ba yun ang dahilan kung bakit niya pinakasalan to ang bigyan siya ng anak sa lalong madaling panahon? Yun nga lang ba ang dahilan? Bakit parang kontento na ako kahit kami lang dalawa? Ani nga ni Aris sa isip niya. Sabay niyakap nga niya ang natutulog na si Loren
at hinalikan ito sa noo. Isang araw, siya nga pala. Busy ka ba bukas, Aris? Kung wala kang gagawin, pwede mo ba akong samahan? Gusto ko sanang kumain ng bulalo sa Tagaytay. Sabi nga ni Loren. Tagaytay? Bakit ang layo naman? Pwede ka namang magpaluto o magpa-deliver ah. Inismiran ni Loren si Aris. Eh gusto ko sa Tagaytay kumain eh. Bakit busy ka ba bukas? Bumuntong hininga si Aris. Pupunta ako ng ospital. Nang marinig ito ay agad na nagbago ang ekspresyon ni Loren. Puno ng pag-aalala ang mga mata. Bakit? May masakit pa sa'yo ngayon? Iiwan mo na ba ako? Inosente ang tanong nga nito. Hinawakan nga ni Aris ang magkabilang pisngi niya. Hindi. Check up ko lang bukas. Kailangan lang i-monitor ang lagay ko. Kundi baka bigla na lang ako mawala. Sige ka, gusto mo ba yun? Pabirong sabi nga ni Aris. Hinampas naman ni Loren sa dibdib ang asawa. Huwag kang magsalita ng ganyan. Biro lang. May ilang buwan pa akong natitira. Natahimik ang dalawa. Parehas na nalulungkot. Tanggap na sana ni Aris ang kapalaran niya, ngunit sa di inaasahang pagkakataon ay umibig siya kay Loren. Dahil dito ay medyo natatakot na nga siyang mamatay. Ganon din naman si Loren. Hindi niya may tatanggi na. Tuluyan na ngang nahulog ang loob niya sa asawa. Iniisip pa lang niya na mawawala ito ay naninikip na nga ang dibdib niya at gusto na nga niyang umiyak. Kinabukasan pumunta si Aris sa ospital para sa kanyang check-up. Mapagbiro nga siguro talaga ang tadhana dahil hindi inaasahang may balita ang sumalubong sa kanya. Mr. Joaquin, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Ani nga ng doktor, na ani mo'y parang napaka-importante nun. Nagtaka tuloy si Aris. Ano yan, Dok? Tanong nga nito. Medyo kinakabahan na ibinalita ng doktor. Baka kasi mamaya ay mas lumala ang sakit niya at mapaaga ang pag-iwan niya kay Loren. I'm afraid there was a misunderstanding, Mr. Joaquin. Kumunot ang noo ni Aris. Ano pong ibig sabihin niyo? I'm sorry pero hindi sa'yo ang resultang nabasa ko. Para sa ibang pasyente pala yun. I'm very sorry for the misinformation, but the good news is, wala kang cancer, walang taning ang buhay mo. Paliwanag ng doktor. Samot-saring emosyon ang naramdaman ni Aris. Galit, saya, at pagkalito. Handa akong harapin ang resulta ng pagkakamali ko, Mr. Joaquin. Sabi na nga lamang ng doktor. Tinignan ito ng malamig ni Aris. Dapat lang, papupuntahin ko ang abogado ko rito. Aniya bago tumayo at umalis ng ospital. Masaya sana siya na hindi pa siya mamamatay at mahaba pa ang panahon nila ni Loren, pero paano ang kasunduan nilang dalawa? Paano kung iwan siya nito? Ang relasyon nila ay umiikot lang sa kasunduan dahil ang akala ni Loren may taning na nga ang buhay niya. Paano kapag nalaman niyang hindi pala yun totoo? Marahil iniisip ni Loren na pagkatapos ng isang taon ay magiging dalaga muli ito at mapapakasalan ng lalaking tunay nitong minamahal. Paano kung magalit ito kapag nalamang habang buhay na nga siyang nakatali kay Aris? Ito ang pinangangambahan ni Aris. Kung ano-ano nga ang pumapasok sa kanyang isipan, kaya kung ano-anong emosyon ang nararamdaman niya, imbes na maging masaya lang. Lalo na't hindi pa buntis si Loren. Maaari na nga siyang iwan ito kung gugustuhin. Hindi pa niya dapat malaman, ani ni Aris sa isip niya. Mahal na niya ang asawa at ayaw niyang mawala ito. Napagdesisyon na niyang paibigin muna ito ng todo-todo at sigurado bago sabihin ng totoo. Para kung magalit man, ay hindi pa rin siya nito magagawang iwan. Nang sumunod na araw ay naunang nagising si Loren kay Aris. Ipinaghanda niya ito ng almusal kahit na mayroon naman silang tagaluto. Tapos ay inabala nga niya ang sarili sa pagsa-search sa internet kung anong mga dapat gawin para mabilis siyang mabuntis. Iba't ibang posisyon na pwedeng subukan para sa malaking tsansa na magkaroon ng anak na lalaki. Basa ni Loren sa title ng post na nakita niya sa Facebook
Abala siya sa binabasa nang biglang sumulpot sa tabi niya si Aries. Anong binabasa mo? Ay, kalabaw! Aries, bakit ka naman ang gugulat? Napahawak sa dibdib si Loren dahil sa gulat. Hindi kita ginugulat. Kinuha ni Aries ang cellphone na hawak ni Loren at natawa nang mabasa ang title ng post na pinagkakaabalahan ng asawa. Huwag mong sabihin naniniwala ka dito. Nakasimangot na hinila, pabalik ni Loren ang kanyang cellphone. Wala naman sigurong masama, di ba, kung susubukan natin? Hindi ba sinabi ko naman na huwag mo nang pakaisipin pa ang pag-aanak? Huwag kang ma-pressure. Malay mo, dumating yan kung kailan hindi natin hinihintay. 3 buwan pa lang naman tayong kasal, di ba? Pagkonsola nga ni Aries sa kanyang misis. At mayroon pa silang napakahabang panahon para magplano ng pag-aanak. Bumuntong hininga na nga lamang si Loren. Sige na nga. Siya nga pala, pinaghanda kita ng almusal. Halika na, kumain ka muna bago ka pumasok. Sabi nga nito, hindi mo naman na kailangang gawin yan. Meron naman tayong mga kasambahay. Sabi nga ni Aries, pero naupo na nga rin sa hapagkainan. May kung anong init siyang naramdaman sa dibdib nang makita ang inihandang pagkain sa kanya ni Loren. Aaminin niyang masarap pala sa pakiramdam ang pagsilbihan ng asawa. Huwag ka nang magreklamo at kumain ka na lang. Asawa mo naman ako eh, kaya dapat lang naalagaan kita. Sagot nga ni Loren. Dali, tikman mo na, masarap yan. At nang matikman nga ni Aries, ang luto ni Loren ay napangiti na nga lang siya. Tila, nagkaroon siya ng panibagong dahilan para magustuhan ng dalaga. Wala naman talagang espesyal sa luto ng asawa niya. Sa totoo nga lang ay may kaalatan ito. Pero masaya na nga si Aries sa pag-e-effort ni Loren na pagsilbihan siya kahit na meron naman silang mga kasambahay. Nang pumasok na sa trabaho si Aries, ay tumawag nga siya kay Loren upang ipadala ang naiwan na importanteng dokumento sa library ng bahay nila. Ang driver na lang dapat ang magdadala, ngunit dahil sa sobrang pagkabagot ni Loren sa bahay, ay siya na mismo ang personal na nagdala nito. Nakasuot ng puting t-shirt at pantalon. Pumasok si Loren sa napakalaking building ng Joaquin Group na pagmamay-ari ng asawa niya. Lumapit siya sa front desk at nagtanong, "Hello? Saan pong opisina ni Aries?" Tinignan siya ng receptionist mula ulo hanggang paa nang may panghuhusga sa mga mata. Sa isip nito ay nagtatanong na bakit ang napakasimpleng manamit na tulad ni Loren ay hinahanap ang kanilang CEO at tinawag pa ito sa kaswal na paraan. "May appointment ba kayo kay Mr. Joaquin?" Masungit na tanong ng receptionist. Umiling naman si Loren. "Kailangan pa ho ba ng appointment? Nandito lang ako para ibigay yung dokumentong naiwan niya sa bahay. Tsaka gusto ko rin sana siyang surpresahin." Nakangiting itinaas ni Loren ang box ng cookies na ginawa niya. Sobrang naiinip kasi siya sa bahay na walang ginagawa, kaya nagpaturo nga siyang mag-bake sa tagaluto nila sa bahay. Sakto namang mayroon nga siyang ginawa noong tumawag si Aries, kaya naisipan nga niyang dalhan ito. "Sino ho ba kayo?" "Ako si Loren, asawa po niya." Mapagkumbabang sagot ng babae. Umismid ang receptionist. "Bakit naman ako maniniwala? Ano ako siya nga? Bakit naman papatulan ni Mr. Joaquin ang katulad mo?" Mahinang sabi pa nga nito. "May sinasabi po kayo?" tanong ni Loren. Hindi niya maintindihan ang panlalait ng receptionist. "Ang sabi ko, hindi mo ako maloloko dahil marami ng babaeng nagpunta rito at nagpanggap na girlfriend o asawa ni Mr. Joaquin. Miss, umalis ka na bago pa kita ipakaladkad sa guard." Pagtataray ng receptionist. Naikinabigla naman ni Loren. "Ha? Hindi ako nagpapanggap. Talagang asawa nga ako ni Aries." Hindi na pinansin pa ng receptionist si Loren na parabang hangin lang siya sa ngayon. "Kung hindi ako pwedeng umakyat sa opisina niya, pakisabi na lang na bumaba siya rito. Tawagan mo, sabihin mo ang pangalan ko." Paghahamon nga ng babae, "Sabihin mo lang na nandito ang asawa niya." Pero imbes na pakinggan siya, ay sumigaw pa rin ang receptionist. "Guard, ilabas niyo na nga to, ang kulit-kulit eh." Nangakmang hahawakan na nga si Loren ng guard, ay ibinaba niya ang folder at box ng cookies sa front desk at sinabing,
Sige, aalis na ako. Pero pakibigay na lang to kay Aris. Importante daw to eh. Pero manda kayo sa akin dalawa ah. Miss, ano ba? Hindi ka ba titigil? Dalhin mo itong basura mo. Ibinato pa nga ng receptionist ang box pabalik kay Lauren, pero hindi ito nasalo. Nang huli kaya naman nalaglag ang kawawang box ng cookies sa sahig. Pinag-effortan pa naman niya yun. Dali-daling, tinignan nga ni Lauren para inspeksyonin ang cookies. Hindi pantay-pantay ang mga ito, pero mas lalong nasira ang mga to dahil sa pagkakahulog. Bumukas din ang takip at mas maraming nawala sa box at nadurog. Halos, mainis nga si Lauren ng sobra sa panghihinayang sa nagkalat na cookies sa sahig. Pero dahil likas na positibo siya, sa buhay inisip na nga lang nito na mapapakinabangan pa rin naman. Nang mga langgam ang cookies na para sana kay Aris. Ito ang eksenang nadatna ni Aris na kalalabas lang ng elevator at naglalakad papuntang lobby kasama ang ilang mga investors na nililigawan niya para mag-invest sa pinakabago niyang proyekto. Paalis na nga sana sila para sa isang lunch meeting pero mukhang hindi ito matutuloy dahil sa nakita nga niyang sitwasyon ng asawa. Nagmamadaling lumapit si Aris kay Lauren na ngayon hinahawakan na ng guard para itayo at paalisin. Tinapik ni Aris ang kamay ng guard. Stay away from my wife! Sabi nga nito, mariin niyang utos. Parehas na nagulat ang guard at ang receptionist na narinig. Sir, napag-utusan lang ho ako. Ang sabi po kasi ay nanggugulo si ma'am. Depensa ng guard. Inalalayan ni Aris si Lauren para makatayo ito. Are you okay? Masuyong tanong niya sa asawa. Okay lang ako. Kaso, yung cookies na ginawa ko para sa'yo, ayun, inagaw ng mga langgam. Hindi alam ni Aris kung maiinis ba siya o mangingiti sa sinabi ng asawa. Ipinagtabuyan ito ng mga empleyado niya, pero parang hindi naman ito ininda ni Lauren. Ano bang nangyari? Tanong ni Aris sa receptionist. Naagad na padiretsyo ng tayo sa kaba. Sir, hindi ko alam na asawa niya siya. Pasensya na po. Yumuko ang receptionist na halos maiyak na. Hindi mo ba sinabing asawa kita? Baling ni Aris kay Lauren. Sinabi ko. Naiiritang tumingin si Aris sa receptionist. Sinabi naman pala eh. Bakit hindi mo pinakyat? O kaya sana, tinawag mo man lang ako sa opisina ko. Akala ko po kasi, naglolo ko si ma'am. Mukha po kasi siyang naglolo ko. Ben? Tawag ni Aris sa kanyang sekretarya. Yes sir, sisantahin mo ang mga nambastos sa asawa ko. Utos nga ni Aris. Teka Aris, hindi mo naman kailangan gawin to. Sinubukan ni Lauren na pigilan si Aris sa kanyang desisyon pero hindi ito nakinig. Hindi pwede. Let this serve as a warning to everyone. Kung sino mang bumastos sa asawa ko, ay parang bumastos na rin sa akin. Natameme si Lauren sa narinig. May mumunting kilig siyang naramdaman sa dibdib ngunit napalitan ng awa para sa mga empleyadong matatanggal sa trabaho. Magsasalita pa sana siya ngunit nagulat nga siya nang umupo si Aris. Pinulot ang kahon ng cookies, kumuha rin siya ng pinakabuong piraso sa sahig at tinikman yon. Aris, marumi na yan! Gulat na sigaw ni Lauren. Ginawa ito ng asawa ko para sa akin. Hindi ako papayag na agawan ako ng langgam. Sagot nga ni Aris. Tumayo na nga ito at hinawakan si Lauren sa kamay bago humarap sa mga investors. I'm sorry. I need to cancel our meeting. My wife needs me. Napatingin si Lauren sa asawa. Hindi niya inaasahang uunahin siya nito kaysa sa trabaho. Kasal lang naman sila sa papel, hindi ba? Hindi siya nito obligasyon kung tutuusin. Well, Mr. Joaquin, tingin ko hindi na natin kailangan mag-meeting pa. Sabi ng may edad na lalaki, ipadala mo na lang sa opisina ko ang kontrata para mapirmahan ko. Tumanda na ako sa pagnenegosyo at marami akong pagkukulang sa pamilya ko. Lalong-lalo na sa asawa ko. I'm glad you know how to prioritize your wife, Mr. Joaquin. Gulat naman, ay agad tinanggap ni Aris ang kamay ng investor at nagpasalamat.
Pagkarating sa bahay ay agad na niyakap ni Aris si Loren. Mukhang ikaw ang lucky charm ko ah, sabi nga nito. Gumiti naman si Loren. Kinikilig sa tinura ng lalaki. Ikaw nga ang swerte sa buhay ko eh. Simula nung makilala kita, nasolve na lahat ng problema ng pamilya ko. May sarili ng bahay at buke rin sila nanay at tatay. Hindi na rin nila kailangan magpagod kakatrabaho kasi may mga tauhan naman. Hinawi ni Aris ang ilang hibla ng buhok na tumabing sa mukha ni Loren. Nagsisimula pa lang tayo. May mga susunod pa. Sabi nito sa bayuko upang hagkan si Loren. Muli na naman ngang nauwi sa mainit na tagpo ang pag-uusap ng dalawa. Nang dahil nga sa nakaahon naman sa hirap ang pamilya ni Loren, nawala na nga sa isip niya ang pangarap na pag-aartista. Naalala na nga lang niya muli ito nang may lumapit sa kanyang talent manager habang naghihintay siya kay Aris sa isang coffee shop. Excuse me miss, tatanong ko lang kung may nagmamanage na sa'yo o may nagalok na. Kunin kang model o artista, tanong ng binabaeng manager. Po? Naku wala po, hindi naman po ako artistahin eh, natatawang sagot ni Loren. Kung dati ay baka naglululundag na nga siya sa tuwa dahil napansin siya, ngunit ngayon ay wala na nga siyang interes pa na pasukin ang magulong mundo ng showbiz industry. Ay naku miss, napakaganda mo at maganda rin ang hubog ng katawan mo. Kung ayaw mong magartista, pwede ka namang magmodel. Pagkukumbinsi nga ng manager. Umiling-iling si Loren. Naku, hindi na ho. Tsaka, may asawa na po kasi ako eh. Hania, bakas ang panghihinayang sa mukha ng manager pero muling nagliwanag ang mukha nito at sinabing, okay lang, pwede namang hindi i-disclose ang information mo na yan. Anyway, ito ang business card ko. Tawagan mo nalang ako kung sakaling magbago ang isip mo, okay? Ako nga pala si Hans. Ikaw, anong pangalan mo? Loren po. Loren Joaquin. Sagot nga ni Loren. Maganda ang pangalan mo ah. Tunog mayaman. Kaapelyido mo si Aris. Joaquin, komento nga ni Hans. Ngumiti na lang si Loren. Napagtanto nga niyang totoo palang sikat na sikat ang kanyang asawa. Hanggang sa pag-uwi ay naiisip ito ni Loren habang hinihintay si Aris na matapos maligo. Naupo nga siya sa harap ng tukador at nilabas ang business card na bigay ng talent manager na si Hans. Naalala niya kung paano siya ay pinagtabuyan palabas ng kumpanya na pagmamay-ari mismo ng kanyang asawa. Hindi siya pinaniwala ng mga empleyado na asawa siya ni Aris dahil sa itsura niya. Napakasimple at halatang probinsyana, samantalang ang mga babae na pumila noon para sana sa titulong meron siya ngayon ay naggagandahan at mga bigati ng pangalan. Ano nga ba ang meron siya? Ano ang karapatan niya para tumayo sa tabi ng isang Aris Joaquin? Sa huli naisip ni Loren, nasubukang gumawa ng sarili niyang pangalan para kahit papaano ay may maipagmamalaki nga siya at hindi maging kahiyahiya para sa kanyang asawa. Ito nga ang naging motivation niya. Tuwang-tuwa naman si Hans nang tawagin ito ni Loren. Hindi ito nag-aksaya ng panahon at nakipagkita ito kay Loren agad kinabukasan. Sinasabi ko sa iyo Loren, sisikat ka, magiging supermodel ka. Sabi nga nito habang tinitignan ng mga sample photos ni Loren para sa kanyang portfolio. Supermodel? Mayroon bang ganun? Ano yun? Tagapagtanggol ng mga models? Sagot ni Loren. Napatulala sa kanya si Hans. Nagbibiro ka ba? Pwede ka rin palang comedian eh. Bakit naman ako magbibiro? Magmo-model ako, hindi comedian. Natawa na nga lamang si Hans. Nasampal na nga lang niya ang sariling noo sa narinig sa sagot ni Loren. Huwag mo nang bubuksan ang bibig mo kapag may kaharap tayong kliyente. Ako na lang bahalang makipag-usap. Diyos mio ka. Oo na. Natatawang sabi na nga lamang ni Loren. Hindi naman tanga si Loren pero may pagka-slow ito sa mga bagay-bagay dahil nga laking probinsya siya at hindi naman nagawang makihalubilo sa mga tao dahil may pagka-introvert siya. Halos wala nga itong kaibigan. Hindi nagtagal ay dumami ang projects ni Loren. Talaga naman kasing maganda siya
at maganda ang balingkinitang katawan. Nagmamodel siya ng mga mamahaling damit, alahas at mga bags. Unti-unti ring napamahal si Lawrence sa kanyang ginagawa, kaya lang may nakalimutan siyang isang importanteng bagay, ang magpaalam kay Aris. Hindi na naisip ng dalaga na kailangan niya itong ipaalam sa asawa dahil lagi naman itong abala sa trabaho at iniisip niyang maiintindihan ito na bagot na nga siya sa bahay mag-isa. Nasa opisina si Aris at nakikipag-meeting sa marketing team ng kanyang chain of hotels. Pinapakita sa kanya sa projector ang mga modelong napupusuan ng mga ito na gawing bagong endorser ng hotel. Stop! Biglang sabi ni Aris nang makitang pamilyar na mukha ng asawa. Bakit nandito ang picture ng asawa ko? Tanong nga niya. Sir, kilala niyo po si Miss Lauren? Tila excited na tanong ng isang babaeng empleyado. I already said she's my wife. Saan niyo nakuha ang picture na yan? Agad na lumapit si Ben kay Aris at may ibinulong. Kunot noong binuksan ni Aris ang laptop at sinerge ang pangalan ng asawa. Model? Bakit hindi ko alam na isa na palang model ang asawa ko? Pag-iisip nga ni Aris. Dahil sa nalaman, ay napostpone ang pagpili ng modelo. Pagka-uwi ni Aris sa bahay ay saktong kadarating lang din ni Lauren galing sa photoshoot. Oh, maaga ka atang umuwi ngayon, tanong ni Lauren. Ikaw, saan ka galing? Tanong pabalik ni Aris. Sinusubok kong magsisinungaling si Lauren. Sa trabaho, pagod nga ako eh. Ang daming utos ng photographer. Pagsasabi nga ng totoo ni Lauren, sabay upo sa sofa. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Malamig na tanong ni Aris. Ang alin? Hindi alam ni Aris kung slow lang talaga ang asawa o nagmamaang-maanga nito. Ang trabaho mo, ang pagmamodel mo. Ayon ba? Hindi ko naman alam na kailangan pang sabihin. Malaki naman na ako ah. Bakit kailangan ko pang magpaalam? Hindi nga ako nagpaalam kila mama eh. Sagot ni Lauren na nakapagpainit ng ulo ni Aris. Anong schedule mo bukas? Tanong ni Aris at pilit na pinapakalma ang sarili. May photoshoot ako bukas para sa summer collection ng isang clothing brand. Bakit? Nang marinig ang summer collection, ay tila nagpanting ang tenga ni Aris. Ibig sabihin ba, ay magsusuot ng bikini ang asawa niya sa harap ng kamera? Sasama ako! Aniya bago padabog na umakyat sa kwarto nila. Tulad nga ng sabi ni Aris, kinabukasan, sumama sa photoshoot ni Lauren ang lalaki. Lahat ng tao sa studio na panganga sa gulat. Babae ka? Hindi mo naman sinabing asawa mo pala si Aris Joaquin. Sermon ni Hans kay Lauren. Gumiti na lang si Lauren. E paano kung sinabi niyang asawa niya si Aris? E di nagkaroon lang ng special treatment. Paano pa niya mapapatunayan ng sarili niya kung ganon? Gusto kong gumawa ng sarili kong pangalan. Hindi dahil sa sikat kong asawa, kundi dahil sa sarili kong pagsisikap. Natahimik sandali si Hans. Kung sa bagay, may point ka naman. Kita mo nga ngayon, sikat ka na agad. Wala pang 2 buwan ang nakalipas. Pero may problema tayo. Bulong ni Hans. Habang nakatingin kay Aris, na nakatayo sa isang gilid habang nakatitig kay Lauren na inaayusan na ngayon. Ano yun? Tanong ni Lauren. Bakit tinalam mo si Aris? Baka magwala yan sa selos dahil may partner ka sa shoot ngayon at medyo intimate pa yung photoshoot. Pahapiyaw na tumingin si Lauren sa asawa. Nilapitan ito ng ilang assistant sa shoot at inalok ng upuan at inumin. Nagsalubong ang mga mata nila. Kung tutuusin, mas gwapo pa nga si Aris sa partner ni Lauren ngayon sa shoot. Hindi katakatakang agaw atensyon ito. Habang kinukuhanan ng litrato, ay hindi mapalagay si Lauren. Ramdam na ramdam nga niya kasi ang titig ng asawa. Kapag masyado namang magdikit, ang model na partner niya ay pinatitigil ni Aris ang shoot. Lahat ng tao sa studio ay na-pressure at na-stress dahil dito. Abot-abot na nga lamang ang paghingi ni Lauren ng pasensya sa lahat ng matapos sa wakas ang photoshoot. Sa totoo lang, hindi niya alam kung matutuwa ba siya dahil nagsiselos ang kanyang asawa o dahil maraming ang nadadamay na ibang tao
Dahil sa selos nito, hinila na nga niya paalison si Ares at pinagsabihan, "Bakit naman ganun ang ginawa mo? Hindi ka naman direktor pero kung makapag-utos ka ay parang ikaw ang amo namin." Timbagang na sumagot si Ares. "E totoo namang masyadong madikit yung lalaki. Pwede namang mag-picture ng magkalayo, diba? Bakit ba inis na inis ka?" Nang may naisip ay biglang umisi si Loren. "Nagsiselos ka, no?" "At kung oo, anong gagawin mo?" Inilapit ni Ares ang mukha sa asawa at seryosong sinabi, "Sa akin ka. Hindi ka pwedeng dikitan ng kung sino." Napalunok si Loren. Hindi mapigilang maakit sa napakagwapong asawa. Nang bumalik sa wisyo ay pinatakan nga niya ito ng halik sa labi. "Wala ka namang dapat ikaselos. Ngayon alam na ng lahat na sa'yo ako." Tumiretso ng tayo si Ares at umiwas ng tingin para itago ang ngiti. "Bakit naman kasi naisipan mo pang magmodelo?" "Gusto ko lang namang gumawa ng pangalan para maipagmalaki mo ko." Diretsyong sagot nga ni Loren. Hinarap ni Ares ang asawa at hinawakan sa balikat. "Wala kang dapat gawin. Dahil pinagmamalaki naman kita, Loren. Kailangan ko pa bang ipabillboard ka para makasigurado ka?" May ideyang pumasok sa isip ni Ares. "Hayaan mo at papatunayan ko sa'yo." Ang ideya ni Ares ay gawing modelo si Loren sa kanyang mga hotels. Ilang araw lang matapos ang usapan nila ay binansagan si Loren bilang Queen of Joaquin Hotels. Natatawang nagpasalamat si Loren sa asawa. "Hindi ko naman inasahang ipapa-billboard mo talaga ako. Sira ulo ka talaga." "Ngayon, naniniwala ka na?" Tanong ni Ares dito sabay halik sa noon ni Loren. Nakahiga na nga sila ngayon sa kama pagkatapos magtalik. "Ang bilis lumipas ang araw, no? Parang kailan lang, nakapila ako sa harap ng mansyon dahil akala ko may audition si Big Brother. Ngayon, maglilimang buwan na tayong kasal." Hinaplos-haplos ni Ares ang buhok ni Loren habang nagsasalita. "Tama ka. Sa totoo lang, gusto kong pabagali ng oras." Sabi ni Loren at napabuntong hininga. "Bakit naman?" Seryosong tanong din ni Ares. Hinarap ni Loren si Ares at sinabing, "Natatakot akong mawala ka." Napatigil si Ares sa ginagawa at naupo. Kinaya naman siya ni Loren dahil mukhang seryoso ang pag-uusapan nila. "Anong ibig mong sabihin?" tanong ni Ares. Nag-iwas ang tingin si Loren na tatakot na baka bawal pala niyang ibigin ang asawa dahil sa papel lang naman sila kasal. "Ares, bawal ba kitang mahalin?" Kumalabog ang puso ni Ares sa narinig. Ito na ata ang pinakamasayang araw sa buhay niya. Ang dating walang kulay niyang mundo ay sumigla simula nang makilala niya si Loren. Kahit ang kamatayan na hindi niya ininda noong una ay kinatakutan niya sa isiping hindi na niya muling makakasama ang babae. "Bakit natahimik ka?" "Sorry, Ares. Hindi ko naman alam na bawal ka palang." Hindi na natapos si Loren ang sasabihin dahil agad siyang hinalikan ni Ares. Sa pagkakataong ito ay mas maalab at punong-puno ng pagmamahal na nagpumiglas matapos malamang mahal din siya ng asawa. Nang maghiwalay ang mga labi nila ay sinabi ni Ares, "Mahalin mo lang ako. Iaalay ko sa iyo lahat. Basta mahalin mo lang ako, Loren. Hindi kasalanan ng umibig. Simula ngayon, huwag mo nang isipin ang kontrata natin. O kung gusto mo, magpakasal tayo ulit nang wala ng kontratang sinusunod. Dahil mahal kita." Nangilid ang luha ni Loren sa narinig. Agad niyang niyakap si Ares dala ng sobrang saya. "Akala ko magagalit ka at palalayasin mo ko eh kapag nalaman mong mahal na kita." Nakangiting niyakap pabalik ni Ares si Loren. "Akala ko ay mamamatay ako muna bago kita mapaibig." Biro pa nga nito. Kumalas sa yakap si Loren at hinampas sa dibdib si Ares. "Ano ba yung pinagsasasabi mo?" Sumeryo sa bigla ang mukha ni Ares nang maalala ang binalita sa kanya ng doktor na false alarm lang pala ang taning ng buhay niya. "Loren,
paano kung wala talagang taning ang buhay ko? Eh di masaya. Bakit? Yun ba ang sabi ng doktor nung nagpunta ka ngayong buwan? Excited na tanong ni Loren. Medyo napangiwi si Aris. Nagdadalawang isip. Iniisip kung magagalit ba ang asawa kung malalaman nitong matagal na nga niyang alam at sadyang inilihim niya dito ang totoo dahil nga sa natatakot siyang iwanan nga siya ng babae. Magagalit ka ba kung mas matagal kong nang alam? Tanong nga niya. Aba syempre, bakit mo naman kasi itatago sa akin ng ganung bagay? Sagot ni Loren na nakapagpabahala nga kay Aris. Pero syempre, saglit na naman ako magtatampo. Mas importante naman sa akin na mabuhay ka ng matagal, no? Tsaka good news yun. Tugtong naman ni Loren. Umaliwalas ang mukha ni Aris sa narinig. Sige, aminin ko na. Nung nakaraang buwan ko pa nalaman. Hindi ko lang agad nasabi sa'yo dahil natakot ako. Natakot saan? Tanong ni Loren. Natakot akong iwan mo ako bigla. Dahil ang usapan naman natin, isang taon lang tayo magiging mag-asawa. Paano kung magalit ka dahil habang buhay ka nang nakatali sa akin, tapos umalis ka? Paliwanag ni Aris. Isang matamis na ngiti ang lumitaw sa labi ni Loren. Ayos lang sa akin makulong basta sa buhay mo. Hahalikan sana ni Aris ang asawa, ngunit bigla itong dumuwal. Tumakbo papunta sa banyo si Loren at doon sumuka. Lalapitan sana siya nang nag-aalala lang si Aris pero sumigaw siya. Huwag kang lumapit sa akin. Alam mo ang baho mo, Aris. Reklamo nga bigla ni Loren. Kunot noong inamoy ni Aris ang sarili. Hindi naman siya mabaho. Katunayan, kaliligo nga lang niya kani-kanina lang. Kanina lang, hinahalik-halikan mo ako ha, buong katawan. Tapos ngayon sasabihin mo mabaho ako? Reklamo ni Aris. Basta, lumayo ka sa akin. Nasusuka ako sa amoy mo eh. Doon ka sa sofa matulog. O kaya sa guest room. Napanganga na lang si Aris sa utos ng asawa. Pinapalayas mo ako sa kwarto natin? Kinabukasan, habang nasa trabaho, may tumawag kay Aris at sinabing nawalan daw ng malay si Loren habang nasa photoshoot. Nagmamadaling pumunta si Aris sa ospital na pinagdalhan sa kanyang asawa. Ano nangyari? Anong sabi ng doktor? Tanong niya sa manager na si Hans. Nagpapanik na sumagot si Hans. Hindi ko alam eh. Bigla na lang siyang natumba habang nagsushoot. Kapag may nangyaring masama sa asawa ko, manda ka. Babala ni Aris bago pumasok sa private room kung nasaan si Loren. Mahimbing na natutulog ito at kapansin-pansin ang pamumutla. Maya-maya lang ay pumasok na ang doktor. Kayo po ba ang kamag-anak ng pasyente? Asawa po niya ako. Sagot ni Aris. Well, congratulations, Mr. Joaquin. Buntis po ang asawa niyo. 6 weeks na. Masayang anunsyo ng doktor. Buntis? Gulat na napatingin si Aris kay Loren na ngayon ay kakamulat lang ng mga mata. Hinawakan niya ang kamay ng asawa at ibinalita dito ang sabi ng doktor. Loren, buntis ka. Nagningning ang mga mata ni Loren sa narinig. Buntis ako? Sa wakas! Napayakap siya kay Aris sa sobrang tuwa. Mrs., simula ngayon kailangan mo nang maging maingat dahil masela ng pagbubuntis mo. Are you working? It's better if you take some time to rest. Huwag kang magpapatagtag sa trabaho. Paalala ng doktor. Naburang ngiti ni Loren. Naisip niya bigla ang trabaho bilang modelo. Hanggang sa lumabas ang doktor ay tahimik pa rin siya. Anong problema? May masakit ba sa'yo? Nag-aalala lang tanong ni Aris. Paano ang trabaho ko? Sabi naman ni Loren. Hindi mo naman kailangang magtrabaho. Tumigil ka na lang muna kahit pansamantala lang sa pagmomodelo. Tila nainis si Loren sa narinig na sagot ng asawa. Na hindi raw niya kailangang magtrabaho. Lalo na ngayon na moody nga siya. Nahiga siya ulit at tinalikuran ito. Lumabas ka na nga, ayaw kitang makita. Napakamot na lang ng ulo si Aris. Gusto pa sana niyang ipilit. Ngunit baka mas lalong magalit ang asawa, kaya naman lumabas na nga muna siya. Paglabas niya ng kwarto ay sinalubong siya ni Hans. Ano daw ang lagay niya? Tanong nito. Buntis si Loren. Ha? Naku, paano na yan? Ang daming projects na nakalina para sa kanya. Nakapirma pa naman kami ng kontrata. Problemadong sabi ni Hans,
pero masaya naman siya para sa minamanage. Sabihin mo sa kanilang babayaran ko ang liquidated damages ng doble. Mas importante ang makapagpahinga ang asawa ko. Pwede naman siyang bumalik ulit pagtapos niyang manganak at magpahinga. Sagot ni Aris. Wala nang nagawa pa si Hans kundi tumango. O siya, sige, sasabihin ko, pwede ba akong pumasok? Kukumusahin ko lang si Lauren. By the way, congratulations. Salamat. Kaya lang mainit ang ulo niya eh. Ako nga na asawa niya pinalabas. Hindi ko nga maintindihan. Kagabi pinalayas naman ako sa kwarto namin. Ang baho ko daw. Napahagalpak ng tawa si Hans sa narinig. Naku Aris, pinaglilihaan ka ng asawa mo. Tiyak na magiging kamukhang kamukha mong magiging anak niyo. Napaglilihaan? Nagliwanag ang ekspresyon ni Aris. Kung magiging kamukha ko ang anak ko, ay ayos lang na awayin at pahirapan niya ako araw-araw. Sa gwapo kong to? Halos pagsisihan ito ni Aris. Ang sinabing ito dahil talagang inaraw-araw nga ng asawa ang pagpapasakit sa ulo niya. Minsan ay gigisingin siya nito ng hating gabi para humanap ng mangga na kailangang si Aris pa daw mismo ang pumitas. At umiiyak nga si Lauren kapag hindi na pagbibigyan. Hindi mo na siguro ako mahal dahil pangit na ako, no? Umiiyak na tanong ni Lauren isang gabi. Mahal, mahal pa rin kita. Pagsuyo dito ni Aris. So inaamin mong pangit ako, Aris. Bakit ka ganyan? Kung bakit mo ba naman kasi ako binuntis eh. Wala naman palang taning ang buhay mo. Pwede namang sa susunod na taon na lang eh. Hindi malaman ni Aris ang gagawin para mapatahan ng asawa. Wala akong sinabing pangit ka. Ikaw lang ang magandang babae sa paningin ko. Sorry, hindi ko naman alam na magagalit ka kapag nabuntis kita eh. Ayaw mo ba nun? Magkakaanak na tayo? Bunga ng pagmamahalan natin. Gusto, sagot ni Lauren. Yun na panpale. Bakit umiiyak ka pa? Eh gusto ko ng champurado na kulay pink. Iluto mo ko nun. Parang batang pagmamaktol ni Lauren. Napabuntong hininga na nga lamang si Aris at lumabas ng kwarto. Ginising niya ang kasambahay para magpatulong. Pasensya naman nang hindi ako marunong magluto eh, nagre-request si Mrs. Hinging paumanhin ni Aris. Okay lang iho, ano daw ba ang gustong kainin? Tanong ni Manang. Champurado daw ho na kulay pink. Sandaling napahinto si Manang. Champurado na kulay pink? Ay Diyos ko, ang mga buntis nga naman kung ano-anong naiisip. Tumawa si Manang at nag-umpisa na nga magluto. Hindi lang yon ang huling beses na nag-request ang asawa ng mga weirdong pagkain. At hindi natatapos sa pagkain ang mga kakaibang request nito. Minsan habang nasa opisina si Aris, ay tumawag ang asawang umiiyak. Gusto raw nitong kantahan siya ni Aris. Nang sinabi ni Aris na kung pwede mamaya sa pagtapos ng meeting ay lalo itong umiyak. Wala nang nagawa pa ang lalaki kundi magpaalam sa mga kamiting at sinabing babalik pagkatapos ipaghele ang asawang buntis. Sino bang mag-aakala na ang isang Aris Joaquin na kilala bilang malamig at masungit na CEO ay magiging sunod-sunuran sa asawang probinsyana? Minsan ay gustong-gusto ni Lauren na nakikita si Aris. Halos mapatid ang pisngi nito sa pangigigil niya, pero minsan ay ayaw niyang nasa malapit ito. May isang pagkakataon pa nga na nagalit ito dahil naririnig daw ang paghinga ni Aris. Ang ingay mo naman, reklamo ni Lauren habang nanonood ng TV. Lumingon si Aris dito, nakasalukuyang nagtatrabaho sa kanyang laptop. Nauwi kasi siya ng asawa dahil gusto raw siyang makita ng baby. Hindi naman ako nagsasalita. Anya, naririnig ko ang paghinga mo eh. Ang ingay-ingay. Nanonood ako dito oh. Minsan ay gusto na ngang mapikon ni Aris sa kasalanan ng asawa. Lalo na't hindi naman ito natural na masungit at mareklamo dati. Pero hinahabaan na nga lamang ni Aris ang pasensya dahil alam nga niyang dahil lang sa pagbubuntis kaya ganito si Lauren. Hindi madaling magdalang tao. Kaya itinatak ni Aris sa isip niya. Ang tanging magagawa lang niya ay suportahan at intindihin ang asawa. Kahit na minsan
nahihirapan siya. Ang buong akala ni Loren ay matitigil na ang kanyang pagmomodelo simula nang mabuntis siya. Ngunit lalong dumami ang nag-offer ng project sa kanya. Lahat ay may konsepto ng pagiging isang ina. Nang may 6 na buwan na nga ang tiyan ni Loren, may photoshoot siya na kailangang nakabra at mahabang palda lang ito. Labas ang bilog na bilog nitong tiyan. Gaya ng dati ay kasama si Aris at ang dami na naman itong reklamo. Ayaw nito sanang pumayag ngunit sinusuportahan na lang niya ang gusto ng asawa. Please lang, umupo ka lang sa tabi. Huwag mong takutin ang mga tao rito. Huwag mo akong galitin o hindi ako tatabi sa'yo mamayang gabi. Pananakot ni Loren. Oo na, dito lang ako, hindi ako kikibo. Sagot ni Aris. Habang nanonood ay napagtanto ni Aris kung paano lalong gumanda ang asawa simula nung magbuntis. Hiyang marahil dito ang pagbubuntis. Nang matapos ang photoshoot, ay napagkatuwaan naman na ayain si Aris na samahan si Loren sa harap. Picture kayo ni Loren, sir, para may remembrance, sabi ng empleyado. Sumaayon naman si Hans. Oo nga, uso naman ngayon ng mga maternity shoot eh. Ayaw sana ni Aris dahil hindi siya mahilig mag-picture-picture pero dahil yun ang gusto ni Loren ay wala na nga itong nagawa pa. Habang kinukuhanan sila ng picture, ay nagsalita si Loren. Thank you, mahal. Para saan? Tanong ni Aris. Titig na titig sa magagandang mata ni Loren. Para sa lahat. Ikaw ang kumukompleto ng buhay ko. Kayo nung magiging anak natin. Hindi alintana ang mga tao sa paligid. Ginawaran ni Aris nang mainit na halik si Loren. Ako ang dapat na nagsasabi niyan. Ikaw at ang magiging anak natin ng buhay ko. Nagsitilian naman ang mga babae at pinabaeng nakakita sa eksena ng mag-asawa. Ikaw na talaga, Loren, ang may pinakamahabang buhok na nakilala ko. Sigaw nga ang pagbibiro ni Hans. Ha? Hanggang balikat lang ang buhok ko. Sagot ni Loren at nagtawa na naman ang lahat kabilang na si Aris. Minsan talagang umiira lang pagkaslo ng asawa niya. Sa wakas ay dumating ang araw ng panganganak ni Loren. Halos marinig sa buong mansyon ang sigaw niya nang pumutok ang panubigan niya. Aris, manganganak na ako. Halika na, dadalhin kita sa ospital. Nagpapanik na bumaba ng hagdan si Aris. Kasa sobrang nerbiyos ay nakalimutan nga niya si Loren sa taas. Napamura nga ito sa isip at tumakbo paakyat. Bakit mo ko iniwan? Sigaw ni Loren. Pawis na nga ito at halatang nasasaktan. Sorry, nagpapanik kasi ako eh. Halika na. Binuhat na nga ni Aris ang asawa at isinakay sa kotse. Buti na lang at nandoon na nga si Ben upang mag-drive. Hanggang sa makarating na nga sa ospital at sa delivery room ay hawak-hawak ni Loren ang braso ni Aris. Puno na ito ng kalmot. Pero hindi dumaing si Aris. Alam niya kasing walang-wala ito kumpara sa sakit na nararamdaman ngayon ni Loren. Hinding-hindi na ako magpapabuntis ulit sa'yo, sabi ni Loren habang umiiri. Halos maihirin sa kaba si Aris habang pinapanood manganak ang asawa. I'm sorry, I didn't know it would be this painful. Kaya mo yan, Loren. Makikita na natin ang baby natin, konting tiis na lang. Ang sakit-sakit na. Ikaw kaya ang manganak? Sigaw muli ni Loren. Naiintindihan naman ni Aris na itinadaan na lang ni Loren ang sakit sa pagre-reklamo at pagsigaw sa kanya. Sorry baby, I love you, kaya mo yan. Sagot ni Aris. Konting push na lang, mommy, lalabas na si baby. Pagpalpalakas naman ang loob ng doktor kay Loren. Hindi nagtagal, nakarinig na nga sila ng pag-iyak ng sanggol. Hingal na hingal si Loren pagkatapos mailuwal ang kanyang anak. Ito na ang baby boy, sabi ng doktor at itinabi sa kanya ang sanggol. Parehas na naluha si na Loren at Aris nang masilayan ang kanilang anak. Hinagkan ni Aris ang asawa sa noo at sinabing, salamat sa pagbibigay sa akin ng pinakamagandang regalo. Ako ang magpapangalan sa kanya. Ako naman ang nahirapan manganak eh, sabi ni Loren. Walang problema, ano bang gusto mong pangalan? Tanong ni Aris. Angelo, sagot ni Loren bago tuluyang nagpadala sa pagod. Nang magising ulit, ay nasa private room na nga siya.
Agad na hinanap ni Loren ang anak. Haris, nasan si baby? Nasa nursery. Maya-maya ay dadalhin din ang nurse dito. Sagot ni Haris. Mayroong kumatok sa pinto at akala ni Loren ay ang nurse na yon na may dala ng anak niya. Ngunit nagulat siya nang makita ang mga magulang niya. Nay, tay! Bati niya sa mga ito. Hindi niya maiwasang maluha dahil matagal-tagal na nga rin siyang nawalay sa mga ito. Nagkakausap naman sila sa cellphone pero iba pa rin kapag magkakasama sila. Paano ho ninyong nalaman na nanganak na ako? Siyempre sinabi sa amin ni Aris, ipinasundo niya rin kami sa probinsya, sagot ng nanay niya. Napakaswerte mo dito sa asawa mo, Loren. Huwag na huwag mo tong sasaktan, ha? Sumimangot kunwari si Loren sa ina. Nanay, ako ho yung anak niyo. Dapat si Aris ang binabalaan niyo eh, hindi ako. Ang tatay naman ni Loren ay hindi man lang siya pinansin at diretsyong nakipag-usap kay Aris. Natutuwa naman siyang nakuha na ng lalaki ang loob ng mga magulang niya. Palibhasa ay mabait at magalang si Aris, kaya napamahalagad ang mga magulang niya dito. Teka, nasan nga pala ang apo ko? Tanong ni Tatay Simon. Noon nga pumasok ang nurse tala ang crib kung saan nakahiga ang gwapong sanggol na si Angelo. Tignan mo naman, kamukhang kamukha ako ang apo ko, sabi ni Tatay Simon. Naku, Simon, magtigil ka nga. Kawawa naman ang bata kung ikaw ang kamukha. Kontra naman ni Nanay Ising. Natawa na lamang si Aris at Loren habang pinapanood ang dalawang matanda na magtalo. Alam naman nilang pareho na si Aris ang kamukha ng sanggol. Hinawakan ni Aris ang kamay ni Loren. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pamilya. Ngumiti si Loren at bumulong dito. Mahal kita. Mahal din kita, sagot ni Aris. Gusto sana niyang halikan ng asawa ngunit pinigilan niya ang sarili dahil nahihiya siya sa mga magulang nito. Makalipas ang isang taon, ikaunang kaarawan ni Angelo ngayong araw at nagpahanda ng party si Aris sa mansyon. Naroon ang mga magulang ni Loren, si Hans at maging ilang katrabaho na nakaklose ng asawa sa pagmomodelo. Kahit ang mga kasambahay na naging kaibigan na ni Loren ay nakisaya sa salo-salo. Pinanood ni Loren at Aris ang mga taong nagkakasiyahan at pinagkakaguluhan si Angelo. Nakayakap si Aris sa likod ni Loren habang nakatanaw sa balkonahe ng mansyon. Nang marinig ko sa doktor na may taning na ang buhay ko, tinanggap ko ito ng bukal sa loob ko. Pagkukwento nga ni Aris, pero masaya ako na lumipas ang isang taon na nandito pa rin ako sa mundo kasama ka at si Angelo. Wala na akong mahihiling pa. Ngumiti si Loren at hinarap si Aris at sabing may kulang pa. Anong kulang? Pupunan ko, sagot ni Aris. Handa siyang gawin ang lahat para mapasaya ang asawa. Inabot nga ni Loren ang isang sonogram kay Aris na siyang ikinagulat nang huli. Puntis ka ulit? Bulalas nito. Bakas ang kasiyahan sa mukha. Oo, at pakaramdam ko ay mas pahihirapan kita ngayon. Natatawang sagot ni Loren. Kahit papaakyatin mo ko ng puno ng buko, sa 10 oras ng gabi ay hindi ako magrereklamo. Masayang masaya ang mag-asawa dahil nagkaroon na nga ng kasunod si Angelo. Si Aris na ulilang lubos na minsang nangarap magkaroon ng pamilya ay lubos na nagpapasalamat sa Panginoon dahil hindi na nga siya nag-iisa ngayon. Makalipas nga ulit ang isang taon pagkatapos manganak ng babae, maaari mo nang halikan ang iyong asawa. Anunsyo nga muli ng pare. This time, mas totohana na nga ang kanilang kasal. Mas en grande, isang beach wedding ito at inimbita lahat ng kanilang mga kakilala. Siyempre hindi naman papakabog ang isa sa mga pinakamayamang CEO sa bansa na si Aris. Talaga namang pinaghandaan niya ang kasal niya sa kanyang pinakamamahal na asawa. Flower girl ang isa nilang anak at ang isa naman ay ring bearer. Ito nga ang dahilan kung bakit nadelay ng kaunti ang second wedding nila dahil gusto nga nila na makasama na nga ang kanilang mga anak.
sa entourage. At dito na nga nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni na Aris at Loren. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Augustus Rafanan, Ning Rafanan, Espeters Rose, Ostonalito, Bell, Hayati, Delta Sheen, Leon Minjay, Rich Paskin, Berting, Peter Darlene, Kuya Atok, Fenovares, Elizabeth Kumawa, Regina Avila, Wendy Beard, Juvelin Romero, Elma Dira, Maria Makino, Leonila Perea, Antanaka, Ellie Reborn, Rose Olalia, Lorna Torres Pansoy, Romana Gorospe, Rosemary Palaganan,